Bago tayo mag-umpisa magtimpla, mag-i-intro muna tayo. Tara po, let's go! Good day mga kakulay! Welcome po sa aking YouTube channel, Color Mix TV, panibagong vlog. Ngayon po, ituturo ko sa inyo paano ba tinitimpla yung pastel denim blue. Yan po, dahan-dahan lang tayo po hanggang alam nyo yung mga standard na proseso po. Hindi tayo po naka-shortcut. Yung ano yung ginagawa ko dito, ituturo ko sa inyo paano yung standard na proseso sa pagtimpla, sa paggawa, o pagtimpla lang muna kasi yung paggawa, kami kasi dito yung gumagawa ng pintura, hindi yung tinitimpla lang, kami talaga yung ginagawa, yung trabaho ko dito. Yan po. Kasi marami kasi nagtatanong, sana ko nagtatrabaho. Yan po, nagtatrabaho ako sa ibang bansa po, nasa ibang bansa po ako. Nasa paggawaan po ako ng pintura talaga. Yung standard procedure talaga, yung ginagamit ninyo dyan sa Pinas o sa mga saang lugar kayo. Yan po, kami gumagawa dyan yung mga pintura yan. Paano namin ginagawa yan? Yan po. Ngayon po, ituturo ko sa inyo yung mga standard talaga na procedure o paano tinitimpla, paano ba talaga nag-umpisa, paano ba talaga yung ginagawa, yung standard procedure po, yung ituturo ko sa inyo, yung mga baguhan dyan na pintor, baguhan na mixer. Yan po, ito po yung dapat nyong panoorin nyo para makukuha kayo ng mga konting idea paano ba umpisahan yung pag-mix ng pintura. Klaseng pintura po. Hindi to po yung sa kumpanya ko, kasi klaseng pintura lahat po. Yung anong mga klaseng pintura ang nasa isip nyo, yun po yung dito. Yan po. Ngayon po, ituturo ko sa inyo paano ba magtimpla ng pastel denim blue. Ito po, naka-prepresyo na po. Prepresyo na po to, naka-primer na po ito, naka-automotive lacquer primer lang po ang ginagamit ko. Ito po. Naka-primer na po to. Ngayon po, diretso na tayo po sa pag-mimix ng pintura. Ipakita ko sa inyo muna yung mga pangulay na gagamitin para po sa pagtimpla ng pastel denim blue. Tara po! Ayan po ang mga pangulay na gagamitin natin sa pagtimpla ng pastel denim blue. Yan po, yan ang talo blue. Yan po. Tablo po yan. Ayan po ang unang gagamitin natin. Tapos ito naman po yung violet. Yan po, violet yan. Ayan, HD27 yan. Sa anong naman violet yan. Ayan po, ito din po yung HD black or HD9, yung black po na pangulay. Yan po. Ayan. Yan po. Yan pong tatlo na yan ang gagamitin natin sa pagtimpla ng pastel denim blue. Tara po. Yan po ang gagamitin natin na Minbis po na polyurethane semi-gloss white. Yan po. Diyan tayo mag-umpisa sa white po, yung Minbis natin, kasi light colors din yung i-mix natin na pastel denim blue po. Yan po. Tapos yung mga pangulay po. Yan po ang mga pangulay. Tara po, mag-umpisa na tayo. Yan po, umpisahan na natin. Ito yung Minbis natin na polyurethane white po, semi-gloss yan. Yan po. Tapos po, umpisa na tayo. Lagyan natin yung kunting talo blue po. Yan, kunti lang. Konti lang, tapos mix natin ng dahan-dahan. Yan po, mix lang natin ng maayos. Yan po. Tapos po, mix natin ng maayos yung blue. Tapos lagyan natin po ng konting violet po para siya maganda na tingnan. Para
madinim talaga siya. Nagahalo yung pagka-violet niya at saka blue. Yan po. Tapos po, para kunting itkuan po, mamaya, lagyan natin ng black po para kunting ano siya, parang kunting paitim lang po sa kulay. Yan po, pang magdadark kunti yung kulay. Yan po. Maganda na lang ng black na pangulay. Yan po. Patapos natin yan po. Yan. Yan po. Gandang kulay talaga. Yun. Ganda. Baka nagtaka kayo po bakit polyurethane ang ginamit ko, tapos yung preparation ko sa kahoy, nag-automotive lacquer primer po ako. Okay lang din yan po, kasi pwede naman yan talaga yung proseso, basta nakatuyo na siya manang maayos po yung primer nyo na automotive lacquer primer white po. Tapos na yan po. Pagkatapos niyan, i-spray ko yan para makita niyo kung ano talaga ang resulta ng pastel denim blue. Tara po, sa spray room na tayo. Nasa spray room na po ako. Ito po yung kahoy na primeran ko po ng automotive lacquer primer white. Yan po, tuyong-tuyo na yan. Ilang araw na yan na nagtuyo. Pwede din yan kasi tuyong-tuyo na yan yung automotive lacquer primer. Tapos ito yung na-mix natin po na pastel denim blue. Yan po, pwede din yan po, pwede yan. Ito po yung catalyst niya, kasi polyurethane yung ginamit natin. Tapos ito din yung kwan po, PO thinner po. Yan po. Tara po, magtimpla tayo ng kulay po na may catalyst. Yan po. Ito na po yung kwan, pastel denim blue. Tapos po, timplahan natin ang catalyst po. Yung catalyst nito, ito po ang paglagay sa mga polyurethane, dapat 100%, 50%. Tapos yung thinner po, 25% po, naka-ratio talaga yan. Hindi ka basta-basta na maglagay ka ng catalyst o thinner, dapat naka-ratio yan para yung tuyo po maganda. Yan po, lagyan natin ang PO thinner po. Yan, 25% to 30% lang po yung thinner po, basta polyurethane po. Tapos po, kunting halo lang tayo, haluin natin ng maayos hanggang mahalo talaga yung thinner catalyst po. Yan po, mahalo silang lahat. Yan po, halo lang ng halo hanggang makuha natin na okay na, pwede na siya ma-i-spray. Yun, pwede na yun. Ayan. Tapos po, kunin natin yung spray gun para mag-spray na tayo. Yun. Po. Lagay na natin. Yun, gandang kulay talaga. Tapos, pwede na. Pwede na natin i-spray. Tara po. Yun. Dahan lang po tayo sa pag-spray para quality yung pera natin. Yun. Dahan lang po. Side by side. Para maganda yung pagkapira talaga. Side by side talaga. Yun. Tatlong side na po. Yun. Saglit lang talaga. O, andahan lang tayo. Yun, ganda. Yun, tapos na yan. Yan. Ganda. Yan po. Yan po yun. Na-esprihan na po. Kita natin. Yun na po. Against the light talaga siya po. Yan. Mamaya po, patuyuin natin yan. Yan. Yan po yung resulta sa
pag-spray natin ng pastel dinimlo. Yan po. Ganda talaga. Patuyuin lang muna natin po. Balikan na natin mamaya pag natuyo na siya. Yan po. Patuyuin lang natin. Patuyuin lang natin. 24 hours po kasi ang patuyo ng polyurethane o dalawang araw po pwede talaga. Parang tuyong-tuyo siya para dikit na dikit. Yan po ang mga proseso. Yan po. Balikan na lang natin pag natuyo na talaga siya. Yan, patuyuin natin ng maayos. Ganda. Ganda talaga ng kulay. Makintad talaga si, makintad talaga yung polyurethane kahit siniglo siya. Kitang-kitang talaga. Tara po, patuyuin lang natin. Ito na po yung final finish po ng pastel denim blue. Ito na po. Yan po. Maganda po siya. Urethane yung gamit ko, polyurethane. Yan po. Ngayon po, salamat sa inyo. Salamat sa inyong panonood sa upload ko na video. Salamat sa inyo. Salamat sa mga silent viewers ko dyan. Salamat po sa hindi pa naka-subscribe dyan. Subscribe na po kayo. Pakipindot na lang yung notification bell. Paki-like na lang po. Comment sa baba po. At sa screen nyo po, makikita ninyo yung ginagamit ko na mga pangulay sa pastel denim blue po. Makita niyo po sa screen niyo. Salamat sa inyo po. Salamat sa lahat. Salamat sa lahat na nakasubaybay sa mga bago kong upload na video. Hanggang sa muli po. Sana po palagi kayong nakasubaybay sa akin. Salamat po at hanggang sa muli po. Salamat at God bless sa inyong lahat sa mga viewers ko diyan. Salamat.